So ito, sa part 2 ng ating ginagawang video sa na tumutukoy sa mga example ng pagkuha ng derivatives. So dy dx. So magbibigay ako ng tatlong example ulit ng medyo mga basic pang problem. So find dx and dy. So example number 1, we have let's say we have number 1 y equal to square root of 5 minus 6x. Okay, so mapapansin natin gagamitin natin dito yung quotient rule, which is d over dx ng u is equal to du dx du dx all over ng 2 square root of u. So ganun lang din yung gagamitin nating formula. So dito kunin muna, sabi dito kunin natin yung derivatives ng u, which is to. So ang derivatives niya ay d over dx ng 5, then kunin natin yung kopyahin natin yung negative 6 kasi siya ay constant, 6 multiply by derivatives ng d over dx ng x all over 2 square root of 5 minus 6x. Okay, kunin natin, we have derivatives ng 5 constant, this is 0 minus 6, kunin natin derivatives ng x is equal to 1 all over 2 square root of 5 minus 6x. Okay, equal to, cancel na to, 0, then 6, negative 6 times 1 is negative 6 all over 2 square root of 5 minus 6x, then cancel, divide natin sa negative 6, we have negative 3 all over 5 square root of 5 minus 6x. Final answer. Okay, the final answer, negative 3 all over square root of 5 minus 6x. That's the final answer. Okay, in our next second example, we have, let's say we have number 2, we have 2x plus 5 square root of 4x minus 1. Okay, so kung mapansin natin, gagamit tayo dito ng product rule kasi sila, ito ay multiplication ng 2x plus 5 and square root of, or radical ng, may radical siya, square root of 4x minus 1. So gagamit tayo ng product rule. This is our product rule. Kunin natin, this is u and this is b. So kunin natin yung u, which is yung 2x plus 5. Then kunin natin yung derivatives ng b. Derivatives ng b, this is b and u. Derivatives ng b, we have, kunin natin yung sa quotient rule, yung sa may radicals. So kunin natin itong derivatives nito, 4. Then kasi constant siya, lalabas natin siya. Then derivative ng x minus, and then derivatives ng 1, d over dx ng 1 all over 2 square root of 4x minus 1. Kasi operation natin dito ay plus sa product rule. Then kunin natin yung b. B natin ay square root ng 4x minus 1. Then the multiply natin sa derivatives ng u,
dito sa u. If is ito yung u natin, we have d over dx. Kunin natin yung 2 kasi siya ay constant. Then, ng derivatives ng x plus d over dx ng 5. Okay. Next. Copyin natin 2x. 2x plus 5. Then, derivative. Copyin natin yung 4. Derivative ng x is 1. Then copy this derivative ng 1 is 0 kasi siya ay constant. So 2 over 4x minus 1 plus derivatives ng, okay, kunin natin yung 2 kasi constant siya. Derivatives ng 1 is ng x is 1. Derivative ng 5, 0. So, plus 0, 0 na rin siya. Then, copy D, this, 4x minus 1. Okay. Then, multiply natin. 2x plus 5 times 4 times 1 is 4 all over 2, 4x minus 1 plus 2 times 1 is 2 all over, then times 4x minus 1. Okay. So, in the situation, ika-cancel natin itong 2 dito kasi pwede siya. So, magiging 2. Okay. Then, this numerator is bumultiply natin dito sa first term. So, 2 times 2x is 4x. 2 times 5 is 10. Okay, plus. So, pag ganito na, i-multiply na lang siya sa 2. Kasi, ganun yung ginagawa ko para makuha ko yung derivatives ko. Halimbawa, we have 2. Then, multiply natin sa, i-change natin siya ng base. Okay, change natin siya. So, we have all over square root of 4x minus 1. Okay? 4x minus 1. Okay. Then, ano natin? Simplify 4x plus 10 plus 2 times 4x is equals to 8x minus 2. Okay, so all over 4x minus 1. Then we can ano to, pagsamahin natin to, equal to 12x plus, since the like terms din yung negative 2 tsaka 10, so 8 all over square root of 4x minus 1. So, pwede na tong answer. So, this is the final answer. Or, pwede natin siya i-factor out ng 4 3x plus 2 all over square root of 4x minus 1. This is the final answer. Okay, in our example number 3, let's say we have 4x minus 5 all over 2x, 2x plus 1. Okay? So, in this case, gagamit tayo ng quotient rule. So, ang formula natin sa quotient rule ay d over dx, b derivatives ng u minus u derivatives ng b and b squared. So, this is b and u. Okay? So, kunin natin yung b katulad dito. 2x plus 1. Then, kunin natin yung derivatives ng u, which is, ang derivatives ng u ay 4. Kunin natin yung 4. Then, d over dx ng x
minus d over dx ng 5. Minus the copyin natin yung 4x plus 5, then derivatives ng 2 ng derivatives ng nasa baba d over dx ng x plus d over dx ng 1. Okay. Cover natin sa 2x plus 1 squared. Kasi, ayon dito sa ating formula. Okay? So, copyin natin 2x plus 1. Copyin natin yung 4. Then, derivatives ng x is 1. Minus derivatives ng 5 is constant. So, it becomes 0. Minus, copy natin yung 4, copy natin yung 4x minus 5, copy natin yung 2, kasi constant, kasama siya ng differentiable function, then the derivatives of x is 1, then plus the derivatives ng 1 is 0, kasi siya ay function. All over 2x plus 1 squared. Okay. So, ito times, i-redistribute natin itong 4 dito sa first term. So, kasi 4 times 1 is 4 already. So, we come 4 times 2 is 8x plus 4 times 1 is 4. Minus 2 times 1 is 2 already, 2. So, distribute natin. So, wala na to. 2 times 4 is 8x, negative kasi. 2 times 4 is 8x times negative 8x. Then, 2 times negative 5 is negative 10 times negative 10 times negative is positive 10. Okay? All over 2x plus. Okay? So, the final answer is, so, we can cancel it kasi like terms sila. So, 10 plus 4 is 14, all over 2x plus 1 squared. This is the final answer. Okay, thank you. Then, subscribe now.